mundong ito, gusto natin ng pagbabago. Ikaw at ako, may magagawa pa tayo sa... Babalik po ang tulong ko, pasa mo. Magandang magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Sa turo ko, pasa mo. Sasagutin natin ang tanong ng bayan. Ang tanong ay ito. Ano-ano ba ang ginagawa ng mayayaman? Bakit sila yumayaman? Sa ating episode na Yayaman Din Ako. So siguro tanong nyo, Sir, paano ba yumaman? Simple lang po. Ako po, suggestion ko, dapat alamin nyo yung ginagawa ng mayayaman. At pag ginawa nyo yung mga ginagawa ng mayayaman, malamang yumaman din kayo. So at the end of the day po, one of the greatest thing na kailangan nyong maintindihan ay ito. Mangopya lang po kayo. Sir, mangongopya? Kala ko bawal mangopya. Hindi po. Pakikita ko sa inyo, ano mangyayari pag nangopya tayo ng ginagawa ng mayayaman? Yung magaganda lang ha, may mga pangit silang ginagawa, malamang yayaman din kayo. Pakikita ko po sa inyo, power of copying. Okay. Paano ka natuto ng ABC? Balikan po yung grade 1 ka, paano ka natuto mag-ABC? Di ba sabi ng teacher, A, ano ginawa mo? Nangopya ka sa'yo mo? A. B, ano sa'yo mo? B. C, ano sa'yo mo? C. So, isa sa most powerful thing in the world is copying. Other people, they call it modeling. Ibig sabihin po, may nakikita sila, imo-model nila yung buhay nila sa ibang tao. Sa corporate world, ang tawag naman po nila doon, benchmarking. Ibig sabihin, tinitingnan nila, bine-benchmark, sinusubukan nilang sundin yung ginagawa ng iba, kaya nagagawa nila yung ginagawa ng iba. Ganon din po sa pagpapayaman. Sa mga gustong yumaman, simple lang po gagawin nyo. Gawin nyo yung ginagawa ng mayayaman at malaki posibilidad yayaman din kayo. Ito ang tanong. Alam nyo ba yung ginagawa nila? Yun po ang mission natin sa araw na to. Okay. Tingnan nyo po natin to. Kilala nyo ba si Elon Musk? Oprah Winfrey? Mark Zuckerberg? Bill Gates? Steve Jobs? At kung sino-sino pa? Ilan po to sa pinakamatatagumpay at mayayaman na tao sa buong mundo? Tama. Okay. Punta tayo susunod. Kilala nyo ba si Tom Courtley? Sino yan? Medyo hindi nyo kilala yan, but pakikilala ko po sa inyo. Napaka-importanting makilala nyo pong taong to. Ito po si Tom, ay isang accountant. Financial planners, surveyed, successful, multi-million people. Million na mga tao. Ibig sabihin, mayayaman na tao at most of them are self-made millionaires. Ibig sabihin talaga, hindi po sila yumaman dahil namana nila. Yumaman po sila dahil sa sarili nilang pagsisikap. So, yung pong sinurvey ni Tom. At ang simple lang po ginawa niya. Ano ba ang ginagawa ng mayayaman araw-araw? Kasi pag nalaman mo yung ginagawa ng mayayaman at ginawa mo, yayaman ka na rin. Tama, yun po pinag-usapan natin. So, yun pong mission natin. Ano-ano ba ginagawa ng mayayaman? O, isa-isay natin. Okay, ha? Para maintindihan nyo. Kung gusto nyo malaman po lahat ng ito, basahin nyo po yung libro niya. Change your habits and change your life. Dito po kukinuha tong mga bagay na to. Kaya kung gusto nyo ng detalyeng pag-aaral patungkol po sa pag-uusapan natin ngayon, mayroon po siyang libro. Ulitin ko po, change your habits, change your life. Hanapin nyo po yung librong yan. Ako sigurado ko, marami kayo matututunan. Bigyan po kayo ng konting summary ng librong ito para lalo kayo mainganyong basahin tong librong ito. Okay. Unang-una daw po ginagawa ng mayaman, read. Read. Ito po sa kanyang pag-aaral. 88% ng mga taong mayayaman devote at least 30 minutes to education and self-improvement. Araw-araw daw, 30 minutes at least, nagbabasa, nag-aaral ang mayayaman. Kaya kung gusto mong yumaman, basa. Pero hindi po basta-basta nagbabasa. May specific sila binabasa. Ano po yung mga libro binabasa nila? Biographies. Ito po yung kwento na ibang tao. Kasi po doon matututo ka sa mga mali niyang ginawa at tama niya ginawa. So yan po dapat niya basahin. Number two, history. Ano po yung history? Ito ba yung nangyari kahapon? Kasi marami kang matututunan sa nangyari kahapon para gumanda ang buhay mo. Ano pa daw ho? Self-help books. Yung mga libro po na pag binasa mo, magtuturo sa'yo ng mga bagay para gumanda ang buhay mo. So, yun daw po ang binabasa. At meron din po kumisan, novel. Yan po daw yung mga binabasa ng mayayaman. Kaya simple lang po. Gusto mong yumaman, basa. Nakaintindihan tayo. Now, punta tayo. Number two. Exercise. Oh, mayayaman daw, exercise. Okay, 76% ho na ng mayayaman, at least exercise 30 minutes a day. Tanong, nag-exercise ka ba? Oh, yun. Kaya nga, hindi kayo mayaman. Kasi nga, ito daw pong ginagawa ng mayayaman. According to studies, exercise regularly clears our head. Naaayos pong isip natin at nakakapag-motivate natin ang sarili natin at magagawa natin dapat natin gawin. So, importante, exercise. Okay. Pangatlo,
building positive relationship. Dapat daw po may magaganda kang relasyon sa buhay. Ano po sabi ni Courtney? Ito po, pakinggan nyo. You are only as successful as those you are frequently associated with. Ano po yung sabihin yan? Kung sino daw yung madalas yung kasama, malamang ganun, magiging ganun ka rin. Kaya pag madalas mo kasama, mayayaman, successful, malamang magiging mayaman, successful ka. Ito tanong. Sino ang madalas mo kasama? Sino madalas mo kausap? Sino ang madalas mo kainuman? Tap. So kung anong klase sinang, malamang ganun ka rin. So ang sinasabi po dito sa pag-aaral, dapat maghanap ka ng kaibigan na mas mayaman sa'yo o mas maganda sa'yo. So every time magkikita kayo, may matututunan kayo sa kanila. Ang tanong, sino kaibigan mo? Napaka-importante po ito. Kailangan maunawaan niyo po ito. Self-made millionaires volunteer. Nagbo-volunteer daw po ito sa mga trabaho ng bagay na which is the greatest way to meet other people. Ito'y panong maghanap ng ibang taong mayaman. Ito'y mga tao nagbibuild ng relationship. Ano ginagawa? Umaten ng seminar, umaten po ng asosasyon, umaten na kung ano ng clubs. Kasi doon po nila makikita yung mga taong mas magaling sa kanila na pwedeng may matutunan sila. Yun pong critical. Ang tanong, ikaw, ginagawa mo ba ito? Kaya wag na po kayo magtaka, ba't di tayo mayaman? Kasi hindi natin ginagawa, ginagawa ng mayaman. Ano pa? Pursuing goals. Ito po. 80% ng mga mayayamang tao are obsessed. Meron po, obsessed sila para abutin ng isang pangarap. Take note, ha? Hindi lang pangarap, obsessed. Ibig sabihin, ano po obsessed? Gagawin ng lahat para maabot. Lahat ng punong tao may pangarap eh, di ba? Ang tanong, obsessed ka ba? Ito po, obsessed talagang gagawin ang lahat. Pag ganyan daw po kayo, gagawin nyo lahat kahit gaano kahirap, ay yayaman ka. Yun po sinasabi dito. Sabi niya, I'm here to tell you to avoid putting your ladder on someone else's wall. Yung ladder mo, huwag mo na ilalagay sa wall ng iba kasi maabot mo yung wall nila. Maghanap ka ng sarili mong wall o sarili mong goal. Dapat ikaw at be obsessed at sigurado maabot mo daw yun. O, ito pa. Lima, sleep well. O, sleeping well. Ang mayayaman daw, base sa 89% na mayayaman na tao sa buong mundo, they sleep at least 7 to 8 hours a day. So, importante po ang tulog. Kaya mabasa nyo, pag may situlog nyo, bugnuting kayo. So, tulog sa pero sa tamang panahon, na hindi basta-basta kung saan, ha? Tulog. So, napaka-importante po niyan. Sabi po ni Courtney, sleep is a critical success. But critical in success daw po ang sleeping. Kasi pag di ka nakatulog mabuti, hindi ka magiging successful sa buhay. Kaya, importante, tulog. O, ano pa? Developing multiple income. Ito po ay napaka-importante. Sabi niya po dito, 89% na mayayaman na tao sa buong mundo, may multiple source of income. Maraming pinanggagalingan ng pinagkakakitaan. Ikaw, ano pinanggagalingan mo? Isa lang, sweldo lang. Mayroon pa kayo maman. So, dapat po may iba pang pinanggagalingan. Kaya mag-aral po ng financial management. Karamihan po na mayayaman, naintindihan nila ang financial management. Importante po, diversifying sources of income is important para kayo maman. Okay. Diba? Pampito, avoiding waste of time. Isa-usa napaka-importante yung ginagawa daw po ng mayaman, ayaw daw po nila nag-aaksaya ng oras. Ay, ito paniniwala nila, money is not the only important resource sa mayaman. Time is another one. Napaka-importante daw po sa mayaman, dapat yung oras nila nagagamit nila ng tama. Yan daw po kaya sila yumayaman. Now, ito maganda. Sabi niya, when you see time as the greatest risk of all, it will force you to become more aware of the exactly how much to invest your time. So, napaka-importante daw. Pag nakita niyo time is napaka-importante, gagamitin niyo oras yun ng tama palagi. Ang problema, saan mo ginagamit yung oras mo? Tingnan niyo po. Balikan po natin, ano-ano ba ginagawa ng mayayaman para yumaman? Ito po yan. Base yung sa pag-aaral, research po ito. Ito daw po yung pitong gagawin nyo, malamang yayaman na kayo. Ang tanong ay ito. Kaya nyo bang gawin yan? Sipin nyo po, read. Kaya mo yan. Exercise. Kaya mo yan. Building good relationship. Ibig sabihin, maghanap ka ng mga matitinong kaibigan, hindi mga walang hiyang kaibigan, mga kaibigan na dadaling ka sa magandang buhay, hindi yung pangit. May goal ka ba? May goal ka naman. Dapat be passionate about it lang. Tulog ng tama. Developing multiple income. Maghanap. Kaya yan. Naaaral yan. At huwag mag-aksaya ng oras. Kaya mo ba? Sabi na mahirap. Eh sir, oo. Kayang-kaya ko yan. Ito tanong. Gagawin mo ba? Sa totoo lang po, problema ko minsan, hindi naman yung kaya eh.
hindi naman yung alam. To most of us, alam naman natin eh. Ang tanong po natin ay ito. Gagawin mo ba? Ito po. Pag gagawin nyo, malaki pong posibilidad, yayaman kayo. Napakarami ko na po nakitang tao. Ginawa po itong mga bagay nito. Kumayos po ang buhay. Who knows? Ikaw na yon. Sa ating episode na, yayaman ka din. Hindi po ako nabibiro. Kaya lang kailangan nyo itong gawin. Aral. Ito po yung una-una. Kaya po kayo, gusto ko po makinig po kayo ng programa ito. Manood po kayo ng programa ito. Mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel, Vic and Avery Garcia. Dahil dito po, tutulungan namin kayo. Aral-aral. Magsama-sama tayong mag-aral para gumanda ang buhay natin. Remember, you are not what you think. No, you're not. You're not what you can do. Hindi ikaw yung kaya mong gawin. You are what you repeatedly do. Kung ikaw daw, kung ano yung madalas mong gawin, hindi yung tingin mong kaya. Marami sa atin, kaya ko yan, kaya ko yan. Kaya mo nga, problema. Ginagawa mo ba? Remember, you are what you repeatedly do. Kung ano yung paulit-ulit mong ginagawa, yun ang magiging ikaw. Next week, pag-uusapan naman po natin isang napakagandang tanong. Okay, ano-ano dapat gawin kung hindi ka na mahal ng mahal mo? Ay, cute-cute niyan. So, hintayin niyo po yan. Muli po, paulit-ulit ko po sinasabi, ang bawat problema ay may solusyon. Kailangan mo lang maging maagap. Alamin, gawin araw-araw at samahan ng panalangin. At kung gusto niyo pa na mas maraming video just like this, i-like niyo lang po ang aking Facebook account, Vic Garcia, or mapasubscribe po kayo sa aking YouTube channel, Vic and Aveline Garcia. Muli po, maraming salamat at tulong ko, pasa mo.